Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banatan ni Garcia at Davis, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So kanina nga lamang po ay muling nagkaharap si Ryan Garcia at Tank Davis sa kanilang final press conference bago ang kanilang bigating bakbakan na gaganapin ngayong darating na Linggo. At dito nga po ay tila naso palpal ni Garcia si Davis dahil paulit-ulit na sinasabi ni Davis na hindi daw siya nag-aalala kay Garcia kasi wala naman daw talaga itong bilang. Sadyang may pangalan lang daw talaga ito sa social media. Hindi din daw siya nag-aalala sa pinagmamalaki ni Garcia na pamatay nitong left hook kasi mahina lang naman daw ito. Bukod dyan ay wala daw itong skills, head movement, footwork at fundamentals. Kaya naman wala daw siyang nararamdaman na kahit konting pangangamba sa paparating nilang laban. At dahil po dito ay sumagot si Garcia at sinabing kung hindi daw nag-aalala si Davis sa kanya ay bakit ang dami nitong kondisyones na binibigay sa kanya kagaya ng rehydration clause. At isama mo pa daw dyan ang pagpapadala ng espiya sa kampo niya upang malaman ang mga ginagawa niya sa training camp. Dahil dyan ay naghiyawan ng mga fans kasi naramdaman nilang nasupalpal talaga si Davis sa sagot ni Garcia sa kanya. Ganun pa man ay nagbanta naman si Davis na nanggigigil na daw talaga siya ng husto kay Garcia. Kaya naman humanda daw talaga ito sa Linggo kasi panigurado umanong babasagin niya ang panga ni Garcia. Bukod dyan ay nagbanta din ang kampo ni Davis na manood daw talaga ng laban na ito kasi naniniwala daw sila na hindi magtatagal ang mega showdown dahil maaga umanong matutulog si Garcia. Isang solidong suntok lang umano ang kailangan ni Davis na maipatama at tapos na agad ang boxing. Habang ang promoter naman ni Garcia na si former 6th Division World Champion Oscar De La Hoya ay nakisawsaw na din sa banatan ng magkabilang kampo. At sinabing nakikita niya daw talaga sa buong kampo ni Davis na hindi naniniwala ang mga miyembro nito na mananalo ang kanilang manok. Kaya naman dahil dyan ay maging si Davis umano ay nawawala na din ang kumpiyansa sa sarili niya na kaya niya talagang talunin si Garcia. Bukod dyan ay sa kabilang interview naman ay ibinida naman ni De La Hoya ang kanyang napakataas na kumpiyansa at tiwala kay Garcia. Matapos itong sabihin na naniniwala daw talaga siya na mahihigitan pa ni Garcia ang mga dekalibreng boksingero, kagaya ng undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez. Paliwanag ni De La Hoya na kahit daw siya ay pwedeng higitan ni Garcia at maging lahat ng boksingero, kahit ang ating pambansang kamaumani ni Pacquiao pa. Sa kabilang banda naman mga idol ay pinatawag na nga po ng ating presidente na Bongbong Marcos kahapon sa Malacanang ang ating pambato na si Unified WBA at IBF Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales para sa isang courtesy call. Dito ay binati ni BBM si Tapales sa kanyang nakamit na tagumpay, kung saan pinagmamalaki ni BBM sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo ang galing ni Tapales. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng